ang lahat ay nasa kani-kanilang lugar na kinabibilangan. Masayang nagbabatian hanggang sa isang araw, March 15, 2020, ang petsa na araw na sinuspindi ni Pangulo Rodrigo Duterte ang domestic air, land domestic, and sea travel to and from Manila at magtatapos sa April 2020. Ngunit ang pandemya na ito ay nagpatuloy hanggang sa ngayon. Ang lahat ay dumaranas sa balisa at takot dulot ng pandemya na tinatawag na coronavirus. Nagsarado ang mga bintana at mga pintuan ng ating tahanan. Nawala ang makulay at masayang kapaligiran. Natutunan natin mag-aral na wala sa paaralan. Sa tuwing bubuksan ang telebisyon, walang ibang napapanood kung hindi tungkol sa pandemya na dala ng COVID-19 virus. Halita ngayon lang narinig ng tulad kong bata. Ngunit sa salitang ito ay ramdam natin ang hagupit na dala ng COVID-19 virus. Nakakapanghina na tila ba wala ng pag-asa. Kumusta na ba tayo mga kabataan sa panahon ng pandemya na ito? Ako po si Emmanuel Ramos, hahatid sa inyo ng pasalitang pag-uulat sa panahon ngayon ng pandemya at bawal lumabas. Ano-ano nga ba ang hilig at libangan at pwede nating matutuhan at gawin sa ating tahanan? Samahan niyo ako magtuklas ng mga bagong kaalaman sa panahon ng pandemya. Sa panahon ngayon na tila wala ng pag-asa pang muling mabalik sa normal ang ating kapaligiran at balot ng takot para sa ating sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Ito ang panahon na mabigyan natin ng oras ang ating sarili, ang pagtulong sa ating gawain sa tahanan ay isang magandang paraan upang tayo ay makagaan sa pinagdaraanan natin sa pagsubok sa buhay. Paghuhugas ng plato at pagwawalis sa ating tahanan, pagliligpit ng ating hinigaan, paglalaba at pagtutupi ng ating damit, ang pagtulong sa magulang ay isang paraan lamang upang maibsan at maipadama natin. Kahit tayo ay bata, meron tayong magagawa. Ang pagyamanin at pagbutihin, ang pag-ensayo sa ating talento sa panahon na hindi tayo pwedeng lumabas ay mabisang gawin upang maiwasan ang stress na dulot ng pandemya. Pagpinta at pag-ersisyo, pagkanta at pagsayaw, pag-aaral ng Biblia ay magandang gawin. Ito ang panahon na magagawa natin ng mga bagay na nakaliligtaan nating gawin sa loob ng ating tahanan. Mahirap man ang buhay at sitwasyon natin sa panahon na itong pandemya, magiging madali ito at hindi masyadong mahirap. Kung titingnan natin na ito na isang oportunidad upang mapagyaman natin ang ating mga talento at tuklasin ano pa pa ang ating kayang gawin. Samantalahin natin ang panahon na ito para maipadama natin ang ating pagmamahal kung paano tayo minahal. And that the Lord has promised, I will not forsake thee. Sabi, mag-ingat po at mabuhay tayo.